不害 OM 的朋友把那路每晚孤独吧再用不起洗个昂阿道还是洗卡不害 OM 的朋友把压力看那多多那把痛苦已经能把握那独立过ang buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Gaano kahalaga ang dumaan sa tamang proseso at ahensya sa ating pangingibang bansa? Paano natin ipapaintindi sa ating mga anak na para sa kanilang kapakanan at kinabukasan ang dahilan kung bakit kinakailangan nating magtrabaho sa ibang bansa? At ano nga ba ang mas mahalaga, ang material na bagay na maibibigay natin pag tayo ay nagtatrabaho abroad o ang magabayan natin ng personal ang ating mga anak sa kanilang paglaki? Sa mga katanungan na yan, iikot ang ating mga kwentong buhay OFW ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Delmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, iahatid namin sa inyo ang kwento ni Maria Luz na 20 taong nakipagsapalaran sa ibang bansa at kung ano ang kanyang pagkakamali noong huli siyang umalis para magtrabaho sa Libya. Ibabahagi sa atin ni Vina ang mga naging masakit na kapalit ng kanyang pagtatrabaho sa Hong Kong. Ikakwento sa atin ni Jay Ross ang mga sakripisyo ng kanyang ina na nagtatrabaho sa Kuwait para sa kanilang magkakapatid at pakinggan natin ang masayang kwento ni Lily tungkol sa kanyang ate na OFW. Ang lahat ng iyan sa aming pagbabalik. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naging blessing in disguise ang naunsyaming pag-a-abroad ni kapatid Alicia? Paano ginamit ni Evelyn ang pagtatrabaho sa ibang bansa para muling makapagsimula? Ano ang malungkot na katotohanan na kaakibat sa pag-a-abroad ang natuklasan nila Arnie? At ano ang plano ni Edgar matapos ang kanyang buhay bilang OFW? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Megaworld International, Sights and Sights Outdoor Advertising. Finally, the secret to my youthful beauty has been revealed.
the Black Pearl Wellness Institute with Marisa Del Mar at the third floor of Glorieta 5 Makati was officially opened to the public. Now, looking young and vibrant is no longer impossible with its unique and effective treatments, an innovative line of products na matatagpuan lang sa Black Pearl Wellness Institute with Marisa Del Mar. The opening was graced by no less than the Ambassador of the Embassy of the Russian Federation to the Republic of the Philippines, Ambassador Igor Kovaeva, the Chairman of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Serge Ortiz Luis Jr., and his lovely wife, Mrs. Marge Ortiz, and my very supportive kumare, the past president of All Nations Women's Group and president of Rotary Club of San Marcelino, Mrs. Arlene Jacobo. Inside and out. Well, if you go black, you can never go back.
and I can give you the answer. And here is the living room. Let us all welcome the beautiful, the one and only, Miss Marisa Del Mar. I am now going to reveal the secrets of being young. You know, the Black Pearl Wellness Institute is giving you all the beauty of facials, being able to have the privilege of having a gold facial with 24 karat gold facial, slimming, contouring, to beautify your sexy bodies, to be able to wear what I am wearing now. Pearl Wellness Institute offers facial services, slimming and body contouring services that guarantees effective and lasting results. To maximize the effectiveness of the products and treatments at Black Pearl Wellness Institute, we would like to invite everybody to avail of our Black Pearl membership card.
We have the Silver Membership, which includes treatments with ultra slim light, radio frequency, low frequency, 30% discount on all cosmetic items, 30 basic facials, and free slimming starter kit. The Gold Membership, which includes 89 treatments with ultra slim light radio frequency, low frequency, G5 massager, 40% discount on all cosmetic items, 40 basic facials, and free slimming starter. And the Platinum Membership, which includes unlimited slimming treatments for the first year, access to all our slimming machines, 100 slimming vouchers for the next year, transferable, unlimited facials for the first year, 20 facial vouchers for the next year, 50% discount on all cosmetic items, free cosmetic kit for home care, free slimming starter kit, complimentary pickup and drop-off chauffeured service once a week, or a complimentary lunch or buffet. So what are you waiting for? Visit us at Black Pearl Wellness Institute with Marisa Del Mar. Sign up for membership and start your way to a younger and fresher you. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naging blessing in disguise ang naunsyaming pag-a-abroad ni kapatid Alicia? Paano ginamit ni Evelyn ang pagtatrabaho sa ibang bansa para muling makapagsimula? Ano ang malungkot na katotohanan na kaakibat sa pag-a-abroad ang natuklasan nila Arnie? At ano ang plano ni Edgar matapos ang kanyang buhay bilang OFW? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay! Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, The Malaya Business Insight, EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. 1995, panoong nagsimulang mag-abroad si Nanay Maria Luz Esmeralda Viray. Yung una, sa Kuwait, 2 taon finish contract yun. Walang problema. Yung pangalawa, Lebanon, sa Qatar. Doon matagal ako, 6 years ako doon. Yung pang-apat, yung kapitbahay may inalok sa akin, Libya. Yung anak niya nasa Libya sekretaryal daw doon ng amo. Hindi, pumayag naman ako. Iba-ibang kanyang mga naging karanasan sa mga bansang pinuntahan. At sa Lebanon siya talagang nahirapan. Doon problema ko rin, palipat-lipat ng amo. Kaya inabot ako ng 3 taon doon. Mahigpit sila. Ngayon na kontak namin, nagpalipat kami ng amo, pinukuha kami ng agency. Balit 3 lipat ako, sa pang-4, doon ako nagtagal, nag-stay ako doon. 6 taon naman siyang naging cook sa Qatar. Doon ako tinamaan kasi mainit sa 6 na burner, ikaw lang mag-isa. May kasama ako pero umuwi, hindi na bumalik. Mabait naman ang amo, okay lang. Yung sa init ba, tapos sa panahon doon, pag mainit, sobrang init, pag malamig, sobrang lamig. Ubo ako ng ubo, walang patid. Magdamag yun, maghapon, ubo ng ubo. Hanggat sa nagpaalam ako sa amo na uuwi na lang ako muna magpagamot. Hindi pa ako pinayagan noong una. Yung pumayag yung nanay. Yun, nakauwi ako. Nagpagamot ako, yun nga. Pneumonia na. Matapos niya makarecover, nakapagtrabaho siya muli sa Libya. Isang kapitbahay na nagtatrabaho doon bilang sekretarya ang tumulong sa kanya para makarating ng Libya. Nasa Libya si Maria Luz nang pumutok ang gyera. Anak ko gumawa ng paraan para ma-uwi ako.
binigay ko number ko nung sa anak ko. Yung anak ko ang tumawag sa Philippine Embassy Hotline. Yun, yung Embassy Hotline dun sa Libya, tinawagan ako. Silang gumawa ng paraan para makauwi ako. Dahil sa lumalabas na direct hiring siya, hindi siya nakakuha ng kaukulang tulong mula sa ating gobyerno. Ang nangyari pala, nakalagay sa passport ko, dito ko lang nalaman nung dumating kasi hindi ko naman hawak yung passport ko doon sa ibang bansa eh. Nung nakita ko sa passport ko, nakalagay visit visa lang. Kaya hindi ako nanguha, natulungan nung pinauwi kami dito. Dapat may 10,000 kami makukuha. Hindi na kami natulungan kasi wala pala akong kontrata. Ang masaklap pa, hindi na niya makontak ang kanyang kapitbahay na nagdala sa kanya sa Libya. Tanyada. Si Chris sa Libya. Bali dalawa pa silang Pinay doon, naiwan. Sa ating mga OFW, nais lamang po namin kayong paalalahanan na mahalaga na dadaan po tayo sa tamang proseso sa ating pamamasukan sa ibang bansa para po sa mga ganitong aberya ay may matatakbuhan po tayo na siguradong tutulong sa atin. Household service worker sa Riyadh ang anak ni Nanay Celeste Salcedo. Dahil sa hindi nito kinaya ang trabaho, nag-run away ito sa kanyang amo. Ang pagkakaalam ni Nanay Celeste, kasalukuyang nagtatrabaho ang anak na si Jocel Salcedo sa isang parlor. Pero dahil sa illegal na si Jocel sa Riyadh, nais na sana nitong makauwi sa Pilipinas. Narito po ang panawagan ni Nanay Celeste. Jocel, kung natatanggap mo man ang salita ko, ito ako, kakausapin kita. Ano ba yung nangyayari na sa'yo dyan? Hindi ka man tumatawag sa akin kung nagkapera ka na o hindi. Kung hindi, di okay na at na-socialder ko naman ang mga kailangan dito. Kaya paano kang makaka-uwi? May pera ka na ba dyan? OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naging blessing in disguise ang naunsyaming pag-a-abroad ni kapatid Alicia? Paano ginamit ni Evelyn ang pagtatrabaho sa ibang bansa para muling makapagsimula? Ano ang malungkot na katotohanan na kaakibat sa pag-a-abroad ang natuklasan nila Arnie? At ano ang plano ni Edgar matapos ang kanyang buhay bilang OFW? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay! Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Pashum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, EGI, Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday, APG, International Aviation Academy Incorporated, Black Pearl Wellness Institute by Marisa Del Mar, Mega World International, Jet Water Heater, Sights and Sights Outdoor Advertising. 1989 noong makapagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong si Vina Prado. Sundalo ang kanyang mister at may 5 silang anak. Dahil sa maliit lamang ang kinikita ng kanyang asawa, nagdesisyon itong sumama kay Vina
sa muli niyang pagbabalik sa Hong Kong. Yung agency po na kakilala ko, naghahanap sila ng driver, family driver po. Opo. Tapos de ngayon, ang sabi ng agency namin, pwede na kami mag-couple. So, 1992, nung dalawa kami magsabay pumunta sa pangalawang kontrata na employer. Dahil sa magkasama sila, hindi na iwasang mabuntis si Vina. Bagay na pinagbabawal sa kanilang kontrata. Para makaiwas sa anumang gulo, umuwi na lamang ng Pilipinas si Vina bago pa mahalata ang kanyang pagdadalang tao sa kasamaang palad. So yung pagkakataon na iniwanan ko na yung asawa ko doon, simula noon hindi na kami nagkita hanggang ngayon. Taong 1993 noon, kung susumahin, may 25 taon nang hindi nagkikita ang mag-asawa. Yung time na nanganak na po ako, nagsustento siya, 3,000 lang kada buwan. Sa lima ang anak namin, maliliit pa po. 13 years old na yung panganay ko noon. So, 13 years old, siyempre marami si lima sila. Dahil sa sobrang sama ng loob at kinakailangan niyang itaguyod mag-isa ang mga anak, nagdesisyong muling mag-abroad si Vina. Nung nasa Taiwan po ako, 1994, umuwi daw po siya. Pero wala pa isang linggo, sabi ng panganay po, Mami, hindi naman si Daddy nagtagal. Pero sabi niya, sa bag niya may nakita akong mga gamit babae, sa pinsan ko daw yun. Sabi ko, hindi ko alam. Tapos sa pagkakataon na yun, siyempre masakit sa akin na anak ko pa ang nakatuklas. Pero hindi doon natapos ang sama ng loob ni Vina sa kanyang asawa. Ang pinakamasakit na ginawa niya na binigyan niya ako ng sulat na kahit daw masaan kami magkita, ay wala na daw pong pansinan kasi may asawa na daw siyang iba. So pinalabas nila na ang kasal namin dito sa Pilipinas ay invalid. So nagpakasal siya sa Hong Kong, yun po talagang totoo. Yun po yung taga-season Pangasinan na anak niya ng dalawa. So anong gagawin ko? Magpakamatay ako, sabi ko sa sarili ko. Kawawa mga anak ko. Buti na lang at naunawaan siya ng kanyang amo sa Taiwan. So nai-open ko sa employer ko yun, sabi niya. Di lalong matuwa ang asawa mo pagka magpakamatay ka. Kawawa mga anak mo, may baby ka pa. So ganito na lang gagawin ko sa'yo. Ihatid kita kung saan kita pwedeng ihatid para makaano ka sa simbahan. Hinanap namin ang St. Christopher Church sa Taipei, dito sa May Chongsan Road. Asawa ng Panginoon, nakatagpo naman ako ng mga kaibigan, nakita ko ang mga kamag-anak ko doon na. 1993 hanggang 2005, nagtrabaho sa Taiwan si Vina. Marami siyang pinagdaan ng hirap doon. Nasubukan pa niya mag-TMT, pero tiniis niya ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Yung anak ko pong panganay ngayon, dating naka-7 years na sa Hong Kong, umuwi tapos nasa siya ngayon sa Abha. Ay, damam pala. Tapos yung pangalawa kong anak, sana makaalis naman ngayon papuntang Hong Kong. Yung pangatlo ko nasa Hong Kong din po ngayon. Sa ngayon, may kinakasama na si Vina na katuwang niya sa buhay. Pero dahil sa matagal niyang hindi nakasama ang mga anak, hindi maiwasan na lumaki ang mga ito na may sama ng loob sa kanilang ina. Yung pala, ganun pala yung yung anak na naiiwan na maliit, nagtatanim ng sama ng loob. Pero sabi ko nga, dapat hindi sila magtanim ng sama ng loob sa akin. Kasi sabi nila, wala akong kwentang nanay, hindi ko sila pinalaki, lalo yung bunso. Sabi ko, hindi ka nagtatanim ng galit sa amin, kahit yung daddy mo, kahit anong sama ng ama ninyo, magulang nila. Yun po ang masakit sa akin na pag nalalasing siya, minumura po niya ako na wala daw akong kwentang ina. Pero ang presensya ko wala po sa kanila, pero alam ng Diyos yan. Lahat ng kinita ko na punta po lahat sa kanila. Totoo po yun. Wala po akong naipon sa pansarili ko. Kaya nga nagtitiis ako ay nagmamanicure lang po. Okay naman po ang kita ko. Nakakasurvive naman po kami. Sinamantala ni Vina ang pagkakataon na ito para magbigay ng mensahe sa kanyang anak. Sa mga anak ko, Darante anak, mag-ingat ka dyan sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala. Kahit pilay si mami, okay lang. Dexter, ikaw anak,
kung makikita mo ako, dapat alalahanin mo yung mga anak mo na magpadala ka, hindi. Kung wala kang trabaho dyan, umuwi ka na lang. Kawawa yung mga anak mo. Nagahanap sila ng atensyon mo, hindi ka man tumatawag. Alam mo, huwag kayo magtanim ng galit sa akin. Kasi naranasan nyo harang kawan ng buhay ng mga ibang bansa, maging katulong. Ganyan din ako noon, mas higit pa kasi trabaho lalaki ginawa ko. Sa dapat hindi kayo magtatanim ng galit sa magulang ninyo, hindi maganda yun. Kahit anong sama ng magulang, walang magulang magtapon sa anak. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naging blessing in disguise ang naunsyaming pag-a-abroad ni kapatid Alicia? Paano ginamit ni Evelyn ang pagtatrabaho sa ibang bansa para muling makapagsimula? Ano ang malungkot na katotohanan na kaakibat sa pag-a-abroad ang natuklasan nila Arnie? At ano ang plano ni Edgar matapos ang kanyang buhay bilang OFW? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay! Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Pashum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, EGI, Albergo Di Ferroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday, APG, International Aviation Academy Incorporated, Black Pearl Wellness Institute by Marisa Del Mar, Mega World International, Jet Water Heater, Sights and Sights Outdoor Advertising. 1989 noong makapagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong si Vina Prado. Sundalo ang kanyang mister at may 5 silang anak. Dahil sa maliit lamang ang kinikita ng kanyang asawa, nagdesisyon itong sumama kay Vina sa muli niyang pagbabalik sa Hong Kong. Yung agency po na kakilala ko, naghahanap sila ng driver, family driver po. Opo. Tapos de ngayon, ang sabi ng agency namin, pwede na kami mag-couple. So, 1992, nung dalawa kami magsabay pumunta sa pangalawang kontrata na employer. Dahil sa magkasama sila, hindi na iwasang mabuntis si Vina. Bagay na pinagbabawal sa kanilang kontrata. Para makaiwas sa anumang gulo, umuwi na lamang ng Pilipinas si Vina bago pa mahalata ang kanyang pagdadalang tao sa kasamaang palad. So yung pagkakataon na iniwanan ko na yung asawa ko doon, simula noon hindi na kami nagkita hanggang ngayon. Taong 1993 noon, kung susumahin, may 25 taon nang hindi nagkikita ang mag-asawa. Yung time na nanganak na po ako, nagsustento siya, 3,000 lang kada buwan. Sa 5 ang anak namin, maliliit pa po. 13 years old na yung panganay ko noon. So, 13 years old, siyempre marami si 5 sila. Dahil sa sobrang sama ng loob at kinakailangan niyang itaguyod mag-isa ang mga anak, nagdesisyong muling mag-abroad si Vina. Nung nasa Taiwan po ako, 1994, umuwi daw po siya. Pero wala pa isang linggo, sabi ng panganay po, Mami, hindi naman si Daddy nagtagal. Pero sabi niya, sa bag niya, may nakita akong mga gamit babae. Sa pinsan ko daw yun. Sabi ko, hindi ko alam.
Tapos sa pagkakataon na yun, siyempre masakit sa akin na anak ko pa ang nakatuklas. Pero hindi doon natapos ang sama ng loob ni Vina sa kanyang asawa. Ang pinakamasakit na ginawa niya na binigyan niya ako ng sulat na kahit daw masaan kami magkita, ay wala na daw pong pansinan kasi may asawa na daw siyang iba. So pinalabas nila na ang kasal namin dito sa Pilipinas ay invalid. So nagpakasal siya sa Hong Kong, yun po talagang totoo. Yun po yung taga-season Pangasinan na naanakan niya ng dalawa. So anong gagawin ko? Magpakamatay ako, sabi ko sa sarili ko. Kawawa mga anak ko. Buti na lang at naunawaan siya ng kanyang amo sa Taiwan. So nai-open ko sa employer ko yun, sabi niya. Di lalong matuwa ang asawa mo pagka magpakamatay ka. Kawawa mga anak mo, may baby ka pa. So ganito na lang gagawin ko sa'yo. Ihatid kita kung saan kita pwedeng ihatid para makaano ka sa simbahan. Hinanap namin ang St. Christopher Church sa Taipei, dito sa May Chongsan Road. Asawa ng Panginoon, nakatagpo naman ako ng mga kaibigan, nakita ko ang mga kamag-anak ko doon na. 1993 hanggang 2005, nagtrabaho sa Taiwan si Vina. Marami siyang pinagdaan ng hirap doon. Nasubukan pa niya mag-TNT, pero tiniis niya ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Yung anak ko pong panganay ngayon, dating naka-7 years na siya sa Hong Kong, umuwi tapos nasa siya ngayon sa Abha. Ay, damam pala. Tapos yung pangalawa kong anak, sana makaalis naman ngayon papuntang Hong Kong. Yung pangatlo ko nasa Hong Kong din po ngayon. Sa ngayon, may kinakasama na si Vina na katuwang niya sa buhay. Pero dahil sa matagal niyang hindi nakasama ang mga anak, hindi maiwasan na lumaki ang mga ito na may sama ng loob sa kanilang ina. Yung pala, ganun pala yung ano, yung anak na naiiwan na maliit, nagtatanim ng sama ng loob. Pero sabi ko nga, dapat hindi sila magtanim ng sama ng loob sa akin. Kasi sabi nila, wala akong kwentang nanay, hindi ko sila pinalaki, lalo yung bunso. Sabi ko, hindi ka nagtatanim ng galit sa amin, kahit yung daddy mo, kahit anong sama ng ama ninyo, magulang nila. Yun po ang masakit sa akin na pag nalalasing siya, minumura po niya ako na wala daw akong kwentang ina. Pero ang presensya ko wala po sa kanila, pero alam ng Diyos yan. Lahat ng kinita ko na punta po lahat sa kanila. Totoo po yun. Wala po akong naipon sa pansarili ko na kaya nga nagtitiis ako ay nagmamanicure lang po. Okay naman po ang kita ko. Nakakasurvive naman po kami. Sinamantala ni Vina ang pagkakataon na ito para magbigay ng mensahe sa kanyang anak. Sa mga anak ko, Darante anak, mag-ingat ka dyan sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala. Kahit pilay si mami, okay lang. Dexter, ikaw anak, kung makikita mo ako, dapat alalahanin mo yung mga anak mo. Anak. Magpadala ka, hindi. Kung wala kang trabaho dyan, umuwi ka na lang. Kawawa yung mga anak mo. Nagaanap sila ng atensyon mo, hindi ka man tumatawag. Alam mo, huwag kayo magtanim ng galit sa akin. Kasi naranasan nyo nga rin ko ng buhay ng mga ibang bansa, maging katulong. Ganyan din ako noon, mas higit pa kasi trabaho lalaki ginawa ko. Sa dapat hindi kayo magtatanim ng galit sa magulang ninyo, hindi maganda yun. Kahit anong sama ng magulang, walang magulang magtapon sa anak. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naging blessing in disguise ang naunsyaming pag-a-abroad ni kapatid Alicia? Paano ginamit ni Evelyn ang pagtatrabaho sa ibang bansa para muling makapagsimula? Ano ang malungkot na katotohanan na kaakibat sa pag-a-abroad ang natuklasan nila Arnie? At ano ang plano ni Edgar
matapos ang kanyang buhay bilang OFW. Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, Southville International School and Colleges. 6 years nagtrabaho sa Kuwait ang ina ni J. Ross na si Rosana. Before po siya umalis, ang sabi niya po sa amin, kaya siya aalis para sa amin dahil gusto niya pong makatapos kami ng pag-aaral. Dahil sa bilin ng ina, pinagbuti ni J. Ross ang kanyang pag-aaral. Ako po, ang inspirasyon ko sa pag-aaral, which is yung nanay ko, iniisip ko po siya, yung mga ginagawa niya doon kasi lagi niyang kinakwento sa amin. Then, ayun, sabi ko, magtatapos ako ng pag-aaral, sa susunod, hindi ka na mag-iibang bansa. Kasalukuyang nasa third year si J. Ross, Business Administration ang kanyang kurso. Kinukwento niya parati sa amin na kahit nahihirapan daw po siya doon, okay lang kasi nga para sa amin. Tatlo silang magkakapatid. Huminto na sa pagiging OFW ang kanyang ina at nagtitinda-tinda ito para may mapagkunan ng kanilang panggasto sa araw-araw. Pagaling ko po ng school, direkto sa tindahan, hindi na po ako nagpapalit ng uniform. Diyan lang po yun sa may tapat ng school, Santa Quiteria din. Tapos after po ng tinda sa bahay, tsaka lang po lalaban yung uniform. Yun, na-stop rin po ako ng, before po ako mag-college, na-stop po ako ng 1 year after kong graduate ng high school. Nagtagahugas ng pinggan. Nagtiis po ako noon. Naka-anim na taon man ang ina sa abroad, hindi pa rin sila nakapag-ipon. Kasi po yung sa papa ko, hindi ho siya marunong mawa, hindi siya marunong ng pera. Yun, lagi siyang inom-inom. Nabigla kami sa inamin na yun ni J. Ross tungkol sa kanyang ama. Para po sa akin, ayun po yung nakikita ko kasi ako po, yung kumbaga lumaki akong parang walang kasama, parang kapatid ko lang po yung mga naano ko. Hindi ko po siya nararamdaman. Kapag may pera siya, nagmamayabang po siya, inom dito, inom dyan, sugal dito, ayun. Ayan po, pero minsan magbibigay lang po siya ng kung ano-anong kailangan namin, pero hindi po talaga hindi ko po siya na-appreciate. Samantala, ramdam namin ang awa ni J. Ross sa pinagdaanan ng ina sa pagtatrabaho nito sa Kuwait. 6 years pong hindi siya umuwi ng bahay. Yes, dere-derecho. Ang sabi niya po sa amin, yung mga nagiging amo niya, may higpit. Tapos, yung mga trabaho niya, dahil sa masipag po siya, pag naglinis po siya, talagang wala kang makikitang alikabok. Yun, tapos nagsiselos din daw yung mga among babae sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, mga 1 month or 2 months, umaayaw na po siya sa amo niya. Nagpapabalik na lang siya ng agency. Yun, wala po siyang kaalam-alam kasi first timer niya pong mag-ibang bansa. Nagdesisyong huminto ng kanyang ina sa pag-aabroad para maalalayan silang magkakapatid. Ang nakatatandang kapatid ni Lily, ang OFW. When I was schooling in high school, ang kapatid ko po, lagi siyang nag-aabroad, Kuwait. Bali, 5 bansa ang narating po ng ate ko. Pero sa tuloy-tuloy po naman ng pagtatrabaho ng ate ko, pasalamat siya sa Diyos dahil napakaganda ng kanyang employer at saka pati yung sweldo niya. Wala siyang naging problema doon sa tagal-tagal na pagtatrabaho niya. Lumipat man po siya ng ibang bansa, maswerte pa rin. Dahil doon, nais din sanang maranasan ni Lily ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi siya pinayagan ng kanyang ina at ate. Mabubuhay naman daw ako bilang security guard dito sa ating lugar. Kaya hindi talaga po mapayag ang nanay ko kasi minsan may mga time din po na mahirap talaga ang gampana ng bilang isang security guard. Kaya tiniis ko na lang dahil hindi pumayag ang ate. Bukod sa kanyang ate, marami rin siyang mga pamangkin at mga kaibigang security guards
na nag-OFW. Hindi po, yung mga lady guard. Natutuwa din ako sa kanila, ma'am, dahil yung natuto silang magtrabaho sa ibang bansa na how to stand alone. Dati sa dito, pasaway sila, mga pamangkin ko. Ngayon, yung nagkatrabaho sila sa ibang bansa, natulungan nila ang pamilya nila. Para kay Lily, habang buhay niyang tatanawin na utang na loob sa kanyang ate, ang lahat ng naitulong nito sa kanila. Hello ate, nasaan ka man ngayon, nasa lugar malayo, kinukumusta kita, at sa ngayon, matanda ka na, ayaw mo na mag-abroad. Tama lang na negosyo na lang ang gagawin mo. At least, naranasan mo rin sa abroad ang malungkot at masaya. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naging blessing in disguise ang naunsyaming pag-a-abroad ni kapatid Alicia? Paano ginamit ni Evelyn ang pagtatrabaho sa ibang bansa para muling makapagsimula? Ano ang malungkot na katotohanan na kaakibat sa pag-a-abroad ang natuklasan nila Arnie? At ano ang plano ni Edgar matapos ang kanyang buhay bilang OFW? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay ng impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG International Aviation Academy Incorporated. Buhay OFW, bayani ka na. Alipin sa ibang bayan, ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko, kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupan. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na. Totoo, dapat mong purihin ng bawat katulad ko. Kapatid at kaibigan.